Lagi mong tatandaan, mahal na mahal ka namin ni Daddy. Nandito lang kami para sumuporta sa'yo at lagi mong tatandaan kami yung number one fan niyo. Sumali po ako ng The Voice Teens para po to sa family ko at para po sa akin dahil pangarap po namin na mapalabas po ako sa isang TV contest po. Sana'y nakinig na loko sa nanay ko, di mo na nalaman ko yung nasaktan o baka sakali lang maisip mo naman puro siya na lang. Sana ako naman di mo lang alam ikay minamastan. Sana'y iyong mama your name? I'm Iya Heling. Taga saan kayo? I'm from Batangas po. I'm so sorry hindi ko umikot. I was waiting and then I realized tapos na yung kanta. But hindi tapos yung career mo because you have such a beautiful, beautiful gift. You could have laid back on the song a little more. It felt sa akin na oversung, di ba? So, dun bumapasok yung lesson na parang less is more, di ba? Sobrang lapit ko na talaga na i-push yung red button. Kasi, unang-una sa lahat, I love the song choice. It's not a typical audition piece na pinipili ng mga auditionees. Kaya mas critical ako. Kasi, ang dami mga bagay kanina na ginawa mo na gusto ko, pero mali lang yung placement. Kailangan mo matutunan paano baguhin yung colors ng boses mo. But please, do not let this define who you are. Na hindi kami umiikot, hindi ibig sabihin na hindi ka magaling, magaling ka. Maybe hindi pa lang ito yung panahon mo ngayon. But to give you a perfect example, let me introduce a very close friend of mine na isa sa mga artists na nanggaling dito sa The Voice. Hindi siya nanalo, but she turned out to be the most streamed OPM female artist in the Philippines. Love her! So kung meron mang tao na pwedeng mag-encourage sa'yo na hindi ito ang magde-define ng success mo at ng pagiging artist mo, siya yun. Ladies and gentlemen, Miss Moira De La Torre. Yeah! Hi everyone, hi. Ini-skirt mo naman kami, friend. Oo nga eh, hindi mo sinabi malamig. Nilalamig kami. Wow, Moira! Nung pinapanood kita backstage, muntik ako maiyak kasi bumalik sa akin yung memories ko nung sumali ako ng Voice Season 1. And nakita ko yung mga mata mo. Tapos naalala ko kung paano ako all those years ago. And alam ko kung possibly ano yung mga tumatakbo sa utak mo ngayon. But I want you to know that it all works out. We may not know how it works out, but it does if we just trust God. May mga hindi tayo ma-explain, may mga tanong tayo na hindi lagi masasagot. But I hope that yung hindi nila pag-ikot, that won't define you kasi napakagaling mo, napakaganda mo. And I hope that you never stop because this journey of yours, it doesn't end here. I will root for you. I am proud of you. And I am so excited for you. Congratulations. Yeah! Yeah.